Hello mga ka-win buddies! Welcome to my vlog. Nandito ako ngayon sa isang magandang barbershop at syempre, katabi ko yung nagagwapuhang may-ari, mga hunks. Former flight attendants sila ng isang airline company. Huwag na nating patagalin pa. Ladies and gentlemen, let's all welcome Brian, Carlo, and Noel. Sila lang naman ang may-ari nitong Tres Hefes Barber Shop. Alam niyo, napunta ako dito sa barber shop na to without knowing that this is a barber shop kasi nasa 7-Eleven ako nang may makita akong maskulado. I tried na lumapit at tiningnan ko kung ano yung establishment. It so happened na barber shop pala siya. At nasa loob yung gwapo ha, kinawayan ako. Eto siya oh. Hi guys! So guys, paano nagsimula itong business ninyo na Tres Hefes Barber Shop? At bakit naging Tres Hefes Barber Shop ang pangalan nito? Nagsimula ako ang Tres Hefes sa isang simple na plano lang. Kasi we're three of us, nasa Malaysia po kami. And we're all flight attendants. After the prior pandemic, okay yung leave para namin sa Malaysia. But unfortunately, the three of us was retrenched. Nag-aarap kami talaga ng plano kung ano yung magandang business gagawin namin pag-uwi namin ng Philippines. At first, meron kami mga ibang naka-lineup na business, but this is my two closest friends. So I told them na, guys, baka pwede natin gamitin yung thesis ko nung college, which is barbershop. And actually, they both agreed. And then they just incorporated the bar and also the cafe. And ayun, dun po nanganak yung idea ng barbershop. And when it comes to name, wala kaming maisip since tatlo kami and tatlo kaming mga ewan namin, nalulupitan na kami sa mga sarili namin kaya we just named it Hefes. So, it became Tres Hefes Barber Shop. Anong meaning nun, pre? Para sabi mo sa kanila. Okay, ang meaning po ng Hefes is Spanish word of cheap. Okay, so that's why it's Tres Hefes Barber Shop. Teka muna, ang gagwapo nyo. Antitikas pa ng mga katawan. Are you all married? Yes, sir. Have one kid. What about you, Carlo? Yes, well, I have an 8-year-old son. And my wife is also a former flight attendant. Co-worker din namin siya before. Pero sabay-sabay po kaming umuwi. So, I'm married with one 8-year-old son. What about you, Noel? Same din. Nagkaroon din ako ng anak. Sa baby girl, 1-year-old pa lang din. So, lahat kami talaga dito, may anak na, siya Amerika. Sayang, no? So, yun yung isang nagpo-push sa amin na magkaroon ng isang business ng talagang hindi talaga siya maging talagang nagpo-push talaga sa amin para nagsumikap. Nagsumikap yun. Since, all of you are taken. Take it po ako, tsaka loyal po talaga kami sa amin. Wow! Pagmahal na ama kami. Kinala naman talaga namin si Quidaw. Nagbago na yung nagbago po yung parano namin nung namin po namin si Mr. Reggie Picayo. Willing na raw sila magwala. Yung pong wild side po namin is na naprovoke po. Kaya po, ganun po ang mangyayari. Alam niyo naman na I'm into showbiz and that ang talagang profession ko is to scout for talents. Have you been offered before to do a role or gumawa ng project for TV commercials or films? May mga nag-offer na ba sa inyo? Yes, Sir Rich. Nung kabataan ko, isa yan sa mga isa yan sa mga hassle ko noon. Humasali-sali ako ng mga GoSee, nagkaroon na rin ako ng mga TV commercials. Nung sa Malaysia din, nagkaroon ako ng dalawang TV commercials, mga racket-racket sa part ng kabataan. Hanggang ngayon naman, hindi ko naman kinuklose yung pinto ko sa ganun. Kasi syempre, maganda rin yung mga ganung klaseng exposure. Sayang din naman po yung mga looks namin kung hindi rin naman pagkakakitaan. Yeah, tama. Sa akin naman, tinry ko siya nung nasa Malaysia kami. So, nawalan kami ng lipad. So, standby lang kami talaga doon, waiting sa mga lipad. So, while wala kami lipad, may mga nag-offer sa amin. Mag-join ng mga VTR, mga ganito. So,
yun, di rin ako tumagal sa Malaysia eh. So, hindi rin siya na natuloy. Baka dito matutuloy. Yun nga yung Pilipinas. Lopa, si Reggie. What about you, Brian? Sa akin po, wala. Wala? Hindi ko po na-try. Wala rin po nag-offer. But I know, this in two of my friend po is ano. Et? Mas malulupit po yan eh. Kaya mas maraming lumalapit sa akin. As in totally, wala? Wala, sir. Ever since, wala po. Well, ang swerte ko naman. Eh, di ba, usong-usong ngayon sa showbiz yung mga hubad-hubaran? What if may mag-offer sa inyo ng lead role, pero makikita yung katawan nyo? Papayag ba kayo? Ikaw, Carlo? Ball film ba kamot dito, Reg? Oo. Eh, nag-jacket pa nga ako ngayon eh. Pero conservative ka? Pero... Tingnan natin eh, pagkadating naman po sa mga ganyang mga professional na mga offers, I'm sure mga mag-offer naman ng mga ganyang trabaho is mga professional din. Pero okay. Syempre, kukonsulta ko yan dun sa may bahay ko, kung po pwede sa kanya. Kung hindi, syempre yung masusunod ang commander ng bahay ko. Sayang man, pero ako, willing naman po ako. Ah, okay. Ikaw, Noel? Hindi ko na siya pag-iisipan. Mukhang malayo na talaga ako dyan. Iwan ko rin sa mga ano sa kanila pa-postbook pala. And syempre eto na yung pinaka malaki ang katawan. Oo. So Bri, baka naman. Ano sir? Magbigyan mo natin. Hindi. Siguro same with Carlo. Magpapaalam po muna ako sa aking mahal na mahal na partner. And also siguro Hindi ko pa siya na-try, but when I was in college, parang na-imagine ko yung sarili ko na I was in a comedy film. Kala ko na, yung mga nag-ubad sa extra, gano'n. Yun yung college ako nun, sir, kasi nung college ako, gusto ko talaga may namastay sa media industry. And when I was in college also, gumagawa ako ng mga short film, but ewan ko, nagbabago yung mindset ng tao kasi. So I think hindi ko nakikita yung sarili ko na gano'n. Na so, naghuhubad ng gano'n. Siguro ako pwede ako sir manood, pero hindi ako yung gagawa dun sa movie. Eh paano kung bayad sa'yo 1 million? Naku! Just for one film. Kakausapin ko po si Mr. Reggie Pigayo kapag 1 million. Anong parte ng katawan niyo yung talagang nakaka-attract or nakakapag-magnetize sa mga taong tumitingin sa inyo? Sa akin, hindi ko masabi eh. Talaga hindi ko rin siya naitanong sa mga tao. Talagang kung ano man yun, pasalamat na lang ako doon dahil na-attract sila sa akin. Wow. Siguro, iwan ko na lang yan sa ibang tao pag sinabi nila sa akin. Oo. Ako na, as talent caster, yung face, yung mismo ano mo, tsura mo, aura mo. Yun, thank you. What about you, Carlo? Ano sa tingin mo? Ano po kasi, simula po nung bata po kami, 10 years ago, nagkakilala kami, likas na din po sa trabaho namin, na lagi kaming mahilig mag-ayos kasi nga mga flight crew kami before. So, yun nga po, nakita rin natin sa background na ang business na naitayo namin pagkatapos maging empleyado ng airline industry is barbershop. Kasi mahilig kami mag-groom, mag-ayos, mag-gym, alagaan yung katawan. Siguro po naging likas na lang din po na mapansin ng tao na laging maayos, representable kami, maayos ang katawan. So, ganun na lang po, minsan may mga tao, ang ganda naman ang mga katawan ninyo, but ganun, ay inaalagaan lang po talaga namin yung katawan namin. Nagpapa-facial po kami kasi takot din kaming tumanda. Well, hindi naman natin maano yun, matetelay lang. Uh-huh. Kaya naman natin yung delay. Para lagi lang po tayong presentable. Katulad na ito, sir. Dahil presentable kami, nakuha namin ang isang atensyon ng Mr. Reggie Picayo na mamibigay sa amin ng mga future projects kung sakali. O, di ba, sir? Oo naman. Ano ba, in particular, yung may pagmamalaki mo na sa tingin mo, kinahumalingan sa'yo ng mga tao? Okay, sir. Sa akin naman po, kasi yun nga po, sabi po ng dalawang partner, talagang gym po talaga kami. So, minimaintain po talaga namin yung mga sarili namin na lagi po aming looks fit, maayos sa paningin ng tao. Siguro, yun nga po, bonus na lang din yung sinasabi sa amin ng mga tao na, oy bro, laki ng katawan mo. Ano lang kami, sir? Mostly body conscious na po kami. So, yun yung mostly napapansin sa amin. Actually, yun nga eh. Kaya nga ako napalapit dito dahil sa nakita ka nakasando eh. So,
Yun. Sir, naglinis na po ako ng aircon nun. Kasi sisipag po ng mga barbera namin. Sabi ko nga po sa kanya simula nun, sir, magsando na lang siya. Kasi yung shoulders niya, sir. Na-attract ako eh. Grabe. Nai-intriga akong itanong ito. Nahihiya rin ako sa inyo. Pero, di ba, ang lalaki ng katawan nyo, hilig yung mag-gym. Totoo ba yung kasabihang nakakaliit daw yan? Nang alam niyo na? Ako po, isa pong ano yun, myth po siya. Hindi po siya affected. So kung gifted ka talaga. Opo. Kung gifted ka po, kung binigyan ka po ni Lord ng ganong kalaki, ganong average, is kailangan maging masaya sa sarili mo kasi asset mo yun. So ikaw naman, Carlo. Isa kong malaki kalokohan yung ganyang ano eh, kasabihan kasi Meet. Ano lang po yan, naging excuse po kasi yung mga ano, hindi nag-gym. So ako po bilang ano, nurse po kasi ako by profession, no? So talagang genetically po, pagka gifted ka. Pero syempre, kami mga lalaki, hindi naman kami nagkokomparahan. Pre, patayin nga nung sa'yo, mas malaki ba yung sa'yo? Alam ko po na pagdating sa umol ng asawa ko, is malaki yung akin. Wow! Talagang ginagamit na talaga siya pang sa mga tao hindi nag-gym. So, siguro curious sila sa amin. Ano sila? Insecure lang sila kasi talaga sila sa amin. Dapat may panggagamitan na panlaban para sa mga tao mahilig mag-gym at saka malaking katawan. Pero hindi talaga siya ito. Hindi siya na-apeko. Sino sa inyo ang nagkaroon ng matinding proposal, indecent proposal, sa isang gay admirer? Kung natanong mo yan, Sir Reg, eh, nung mga pag nagiinuman kami noon, napagkukwentuhan din namin yan dati, nung mga ano pa kami, nasa 20s pa kami. Siyempre, sir, hindi namin maiiwasan din talaga yon. Meron po talaga mga indecent proposal na nag-gaganon sa amin. Pero siyempre, hinahandle namin sila professionally. Hindi naman din po kami homophobic kasi marami po kami mga kaibigan ng mga gay. Kasi isa ang mga gay sa mga nagpapasaya ng buhay. Masaya silang kasama, masaya silang katropa. Pero po, dahil sa talagang straight po kami, eh, hinahandle po namin sila professionally na hindi po sila ma-hurt, hindi po sila mababastusan, at hindi rin kami magre-react na parang bata. Ako lang, sir, pag may mga ganung proposal, ano lang, umiiti lang ako, I consider it as ano, parang compliment. We take it as a compliment na hindi namin yung parang yung reaction namin na parang sobrang rude kami. Ganun, sir. Kasi hindi naman po talaga kami sila talagang mga guwapo na pilingero na guwapo ko, kailangan siga ako, hindi ganun, sir. Kaya tsaka mapalakaibigan po talaga kami. Oh, tanungin natin itong pinakamabait. Itong pinakamabait, ito na experience. Sa airline industry kasi, dami talagang ano talaga dyan. Marami talaga gay, may ano din gay na babae, talagang ano. Pero sa experience namin dyan, puro lang talaga kasi talaga kami biruan. Nasa iyo na lang yan kung siseryosohin mo yung sinasabi nila. Pero talagang kung sakali nagkakaroon ng offer na gano'n, hindi. Kung hindi mo naman kailangan, hindi wag. Eh paano kung kailangan? Eh di kung kailangan mo, hindi siguro, definitely. Thank you, Brian, Carlo, Noel. Thank you, sir. Thank you for giving me time na makatsikahan kayo sa aking vlog. Baka gusto nyong i-invite ang mga makakapanood nito para to come over and try your services dito sa Tres Hefes Barber Shop. Ladies and gentlemen, ini-invite po namin po kayo sa puntahan kami dito sa Angono Rizal sa Tres Hefes Barbershop. Ito po ay proud kaming isabihin sa inyo na napakaganda ng barbershop na ito. Meron kaming nagsiserve kami ng best haircuts, service, at hindi lang yun, sir. Meron po kaming may cafe po kami dito and bar. So while you are having a haircut, you can have coffee, you can have cocktails, different of kinds of imported beers. So ito po yung place na marerelax kayo, mga Rizaleños. Kaya hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga lugar na hindi kayo marerelax at satisfied. Proud po kami dito na ibibigay ang best service namin. Kaya sana po pagsubukan nyo kami at magkita-kita tayo dito sa Tres Hefes Barbershop. Thank you, sir. Ready to go. You can follow us po sa aming Facebook page, Tres Hefes Barbershop, and sa aming Instagram, Tres Hefes Barbershop. And then for those people na magla-like or mag-share ng aming mga
photos doon. Screenshot nyo lang, sir. Send nyo sa page. And then you can drop by here to collect your VIP cards. Kasi naibigay po kami ng VIP cards.